po yung mga mature sperm po ba, ay lahat po ba yan, di ba po merong may mali yung parang itsura po sa kanila? Yes. Ibig sabihin po, unhealthy po yung... Yes, pag-usapan natin okay, doon. O, doon muna tayo sa normal. So ngayon, so na-store na sila. Hmm. Kung kailangan nila silang igamit, gagamitin, di ba? So, siyempre, kailangan nakaayos siyang postura. Ginagawa ko lang ano para ma-ano. Mag-jacket ka, o yun na. Ready na. Pag sinabi, go. Go na tayo. Oh. Pag ready na sila for their function, then ilalabas na sila from the male urethral tract. Diba? Doon, ano natin. Doon lang tayo hanggang doon. So, yun. Pag gagamitin na sila, nakikita mo sa diagram, ilalabas na sila. So, ilan ang ilalabas dapat? 60 million. 60 million, sabay-sabay silang lalabas. Sabay! So, para silang nagmamaraton. Ready, get set, go! Go! Tapos paunahan sila sa paunahan sila sa sino ano. Sino yung pinaka-strong? Siyempre, yan, nakikita mo yan. Very good diagram. Siyempre, dere-derecho sila and they are protected by the acrosome into the head. Remember, the pH of the female tract is very acidic. Yes. Now, this one, the head and the cell are protected, very basic. So, pag-entra nila, hindi mo sila matutunaw. Can you imagine how acidic is it? Malulusaw lahat yan. Ang galing, di ba? So, ngayon, pabilisan sila. Ang prinsesa nandiyan nag-aantay. Sasabihin ng prinsesa, bulin niyo ako. Pero ang pinakamalakas at pinakamakisig at pinakamayabang. Mayabang ba yun? Pinakamabilis. Hindi niya. Kasi lahat yan lalaki. Ano yan eh, di ba? Ani natin kung anong lalaki. Saka pasok sa standard. Galing-galing ba pasok sa standard ng reyna? Kasi pag hindi pasok sa standard, hindi siya bubukas. Ooh. Remember, look at the diagram again, no? Papakita. They're all surrounding the egg. Mm-hmm. Can you imagine all of them i-accept ng reyna? Eh di ang dami mong anak. Pinipili lang po diba, sino. Pipiliin niya lang kaya nga ang pinakamatikas at pinakagwapo at pinakamagaling papasok. Once it attached, the queen now, o sabihin natin reyna para ano, would know which is the one. The one. Pag andyan na yung the one, bubukas siya sarili. Bubukas. Pag na, kasi naka-ano sila, naka-attach, bubukas siya sarili, papasok. Pag bumukas na, the rest is bye-bye. Ano that is the time na, ano na, magta-transform na sila. Magmagaano nag-reunite. Parang ano, Beauty and the Beast, parang diba, nagagaganyan. So after that, the acidity surrounding of the females will be more acidic. Mamamatay na lahat ng sperm. Okay. Kasi meron na. Binapili na po eh. Ang galing, di ba? Parang, ay, bahala na kayo. So kawawa ang the rest of the 59 million. The 59 million na inaantay. Amazing, no? 999. Na nag-antay, nagpakahirap. Pero one. But, okay, this happens really, really unusual. Pag dalawa ang matikas. Kambal. Yun. Pwedeng hindi makapili ang reyna at naguluhan bigla. Meron doon sa kabila. Ano, front door and back door. Umanta na. Diba? Pwedeng sabay silang pumasok. Pag sabay silang pumasok, magko-close. Then you have your twins. Ay, okay. Palay yun ako-form, no? Yes. Kasi isipin mo, paano magkakaroon ng twins? Isang sperm tsaka isang egg? No. Papasok sila. Now, this will be coming in depende kung babae siya o lalaki siya. Diba? So, if it's an X, it's a female. If it's a Y, it's a... The quick question po about just sa twins. So, kapag sa twins po, usually, so galing sa... lalaking side po. Kasi di ba parang napapansin ko yung mga, parang sinasabi na kapag may mga kambal, parang may lahi. Mm-mm. Yes. So parang yung lahi po ba ng twins na ipapasa lang from the male or pwede rin sa female? You have to know that individuals are formed by the sharing of the genes of the husband and the wife.
So ang nanay natin tsaka tatay natin, binigyan tayo ng kalahati-kalahati na trade to form us. That is the wonder of the development ng sinasabi natin, no? Pero ang in-explain natin ngayon in very short form is para malaman ninyo na ang sperm cell na importante sa future ng mga offspring ay hindi lang nag-exist, naging nagkaroon ng ulo, ng neck, saka buntot, hindi ganon. So nag-start siya from a little globular structure, tapos maliit na tail, hanggang mag-mature, hanggang ma-store, at magagamit siya sa tamang panahon. So everything has to be healthy. The process of development will have to be healthy because you have to feed them with nutrition. Kaya di ba sinasabi, tamang pagkain, tamang exercise, tamang rest to make your sperm cell healthy. Last, and you should always be happy. Lagi ko sinasabi yan sa mga fan. A happy person will create a happy sperm. Then sa susunod na pag-uusapan natin, ang mga sakit na patungkol sa mababa ang sperm. Siguro we'll help that in the future. Bakit? Pag abnormal ang sperm, di ba sabi ko, okay na ba yun? O, di ba? Tama ba yun? Kaya hindi na nagkakaroon ng problema, ng ano, alam mo yun, di ba? Nagkakaroon ng congenital abnormality sa bata. Kasi ganun. So, alam nyo na, ha? Now we know. Alam nyo na. Kaya tayo na sa science class. Oh, and that's very good. Di ba, like when you look at when we study the science, the study the development of the tadpole, yes. Di ba? You know that? Tadpole. I like the development of the tadpole. Yung palaka. Di ba maliit sila? Yes po. Meron silang iklog. Bata ko, linalaro ko 'yan, iikot-ikot ko 'yan. Hindi ko alam. Pinapatay ko na pala yung mga napipis. Masarap siyang inikot. Pero mga iklog siya. Ah, tapos magiging buntot, di ba? Tapos magiging frog. Ganun rin yun ang ating ano. But of course, we are more highly sophisticated than the frogs. True? True.